Naghahanap ba kayo ng cake or dessert na napakadaling gawin? Ito na. At ito na yung ating no steam, no bake Boston cake. Medium size na egg yolks ang kakailanganin natin dito. Siyempre, para mas madali itong matanggal, mas gugustuhin natin siyempre na gumamit ng malinis na kamay. Yan. Maglalagay lang tayo dito ng kaunting asin. Vanilla essence, 1 teaspoon. At saka natin ito i-whisk. So sa pag-whisk natin, kailangan guys, ay huwag natin iaangat yung ating whisk para hindi naman ito mag-create ng maraming foam. Yung katamtama lang. So i-whisk lang natin ito for about 1 minute. At yung ating pambatamis naman ay condensed milk sa mga 3/4 can. Yun lang ang ating gagamitin. Ayo guys. Next, yung ating cornstarch na ating pampalapot, 2 tablespoon. Again, i-whisk lang natin ito. Ayan, so kapag nakikita na natin yung ating mixture ay mainit na o usok na ng konti, ay paunti-unti naman natin dito ilagay yung ating evaporated milk. Isang lata, 379 ml. So dito guys ay talaga kailangan ha patuloy yung ating paghahalo kasi may mga namumuumuo dyan. Pero pag ganyan okay lang yan kasi matutunaw din naman yan mamaya. At dito rin pala para syempre hindi ako mataranta sa kakahalo kapag ito kasi lumalapot ito no. Habang ito ay papalapot na papalapot ay papahina naman ng papahina yung aking apoy. Hanggang sa ma-reach na natin yung right consistency nito. At kapag kumukulo-kulo na guys ay nako ingat kayo ha baka matalamsigan kayo. Then ngayon ay papatayin ko na yung ating apoy. At ilalagay ko na rito yung ating 1/4 cup ng butter, unsalted. Okay, so haluin lang natin ito hanggang sa mag-well blend. Again, wala na akong apoy dito. So alam niyo naman dito sa ang sarap grabe na talagang pinapaisin na lang natin, pinapadali na lang natin yung mga recipe at procedure natin dito. Kaya naman hindi ko na ito lalagyan ng cling wrap. Hahayaan ko lang ito nasa room temperature at hindi ko na ito ilalagay sa ref. Kasi yung iba mga custard na nagawa na natin ay nilalagay pa natin ito sa ref para mas thicken pa. So yun ay i-skip na natin. Then ito ay isa-set aside muna natin. At yung pan na gagamitin pala natin ay 7x7 inches na pan. Ito ay may removable sa pinakailalim nito. So dito nga pala sa ating cake, since na ito ay no-bake, ay gagamit tayo dito ng biscuit. Kahit anong biscuit na gamitin ninyo ay okay na naman din yun. At pwede tayo gumamit ng graham crackers. Ngayon naman, itong ating custard mixture na ginawa kanina, normal lang yan na magkakaroon ng mga film or yung para siyang mag-dry sa pinakaibabaw. Pag yung nakikita nyo na dito, ay hahaluin na lang muna natin ito. Dito meron tayong 1 cup ng tubig at maglalagay lang tayo dito ng instant coffee powder or pwede rin granule syempre. 1 teaspoon at mga 2 teaspoon. Okay, so ang gagawin naman natin ay magpo-prepare tayo at kada isang biscuit ay ilulublublo natin ito for few seconds. Mga 3 seconds. Then ilalagay na natin ito sa ating pan. Naman ay kukuha lang tayo ng konti. Mas maganda kung mas manipis sa custard lang yung ating ilalagay para hindi naman nakakaumay. At ito nga pala yung natin nating mustard mixture kanina. So, over low heat, ay painitin ulit natin ito. Then, ilagay na natin ito yung ating at least 150 to 200 grams ng milk chocolate or dark chocolate. So, medyo tanaw na yung ating chocolate na ilagay natin dito. Pero may buo-buo pa, okay lang lang yan. Tikman natin. Kung hindi pa chocolate yung inyong matitikman, pwede ito lagyan ng cocoa powder, unsweetened. So maglalagay lang ako kahit mga 1 tablespoon lang. Lahat yan.
At ito na yung ating no steam, no bake Boston cake. Okay guys, tara na. Wala na pa tumpik-tumpik pa. Kain po tayo. Wow. Wow. Ang creamy guys. Chocolatey. At hindi siya nakakaumay katulad ng mga cake na nabibili natin talaga na sobrang tamis. So eto, depende na sa inyo kung tatamisin niya pa o hindi. Pero yung ating measurement ay tamang-tama na. Napakadaling gawin. Hindi nyo napakakailangan ni pa ng oven. Nga pala po pwede kayo gumamit dito ng Graham crackers or kahit ano nga cracker na available sa inyo. Pero I suggest na yung makakapal na biscuit ng inyong gamitin para kapag ito binabo sa tubig, ay mas magiging fluffy pa ito at nagsisilbi talagang cake. Hey guys. So ayan po, maraming salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye.